Sinimulan ko tong walang naniniwala sa paligid ko. Eh ano? Eh ano? Susulat ina, kausap ang sarili, san ba to mapupunta? Rehab, pulungan, kamatayan, mamili ka. Pero hindi, kailangan ko ng matakasan. Ang pinipilahan kasi nating level up version ito ng Choco Shaved Eyes, gawa ng isang deaf o hindi nakakarinig at nakakapagsalita. Yan ang kwento nito. Naranasan mo na ba sa buhay ay malasin? Kumakalam siguro at wala ka nang makain. Sa puso ay sabog nilulunok na lang yung hangin. Napisipin na busog baka bukas pagpapalarin. Maalat ang diskati kaya ulam tuyo at daing. Mainit na kape sinasabog umasang kanin. Nagtampo ko sa bigas kaya walang masaing. Ngayon alam mo na ang sulat at ang sugat ay malalim. Inisip lang pagsubok to hanggang ilan to tatagal. Hanggang taga sa aking didik unti-unti natatanggal paal na puso ko. Paano ko magmamahal? Tutulog pa ang Diyos. Eh paano ko magdadasal? Yeah. Bumuks ang pintuan ng langit na sarado. Hanapin susi na isumpay ka. May kandado. Akin na ang kontrata. Handa na ang lagdago sa akin. Tulog ng hinahanap kong palasyo. Sinimulan ko to walang naniniwala sa paligid ko. Wala ang naririnig. Eh ano? Silang lumalaban sa buhay. Hindi hadlang ang kapansanan. Para sila ay mangarap. Sigurado may inspire kayo sa kwento ng isang tipid bingit na Shaved Eyes Wonder sa Maynila at Quezon City. Pinatunayan kasi niya na hindi hadlang ang kanyang kapansanan para makapaghanap buhay ng marangal. Para higit pa ang balita, Mobile Toronto Kingside. Ibang klase talaga ang determinasyon nating mga Pilipino. Hindi alintana ang kapansanan para sa marangal na kabuhayan. Siya si Renzo Suarez, 25 years old na mobile vendor ng Shaved Eyes sa areas ng Quezon City at Maynila. Sa unang tingin, mukhang karniwan lang ang food truck ni Renzo. Pero kung mapapansin, may karatula siyang nai-inform na hindi siya makarinig at makapagsalita. Hindi naman daw ito issue sa kanyang mga loyal customers. Hindi rin mahirap bumili kay Renzo dahil kailangan mo lang iturang order mo mula sa signage ng kanyang food truck at matik na. Kaya naman maya't maya ang mga bumibili kay Renzo. Bukod kasi sa masarap at pampapresko niyang paninda na i-inspire din daw ang mga customer sa kanya. Nakakwentuhan ko si Renzo sa pamamagitan ng palitan namin na chat. Nakapagtapos siya ng junior high school noong 2018. Pero dahil sa taas ng mga bayarin sa eskwela, pinili niya munang maghanap buhay para makatulong sa pamilya at makapag-ipon para makapagpatuloy sa pag-aaral. O ayan mga paps, sana ay maging inspirasyon sa marami sa atin si Renzo.